Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 08, Inventory Cost Flow FIFO Method. Actually, nasa description ng video lecture na ito yung mismong problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ang lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi, ang accounting ay natututunan not by mere listening but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So again, Lecture 08, FIFO Method. Here is our problem. Okay? Paula Company provided the following data relating to an inventory item. So given tong mga to, we have the beginning balance, the purchases, the sales and sales return, and then we have the purchase return at the end. Okay? Together with their units, unit cost and total cost. Here is our requirement, okay? Compute for the inventory cost at year-end and cost of goods sold for the year following each method listed below. So we have here FIFO periodic and FIFO perpetual. Magsimula muna tayo sa FIFO periodic, yung walang stock card, okay? Simple lang naman ito. Kailangan lang nating malaman kung ilan ang inventory na natira at the end of the year. And then yung kanyang mga cost, magsisimula tayo sa pinakang ilalim pataas. Okay? Simulan na natin. So again, we have here number one, we will do the FIFO periodic. Una, kailangan muna nating malaman ilan ba lahat yung total goods available for sale, yung inventory niya. Okay? So para kang gumagawa ng cost of goods sold pero walang mga amount but rather units lang. So we have to put here the beginning balance, okay? The beginning balance of 5,000 units. At ang sabi dito, there is a purchase of 5,000, okay? And a purchase of 16,000. So i-add po natin yung mga yan. So we have here, okay? 5,000 plus 16,000. So we will get 21,000. So 21,000 ang purchases niya. Pero merong purchase return. Okay? So therefore, ima-minus natin yung 2,000. So in effect, ilan lahat yung total goods available for sale niya? Okay? 21,000 plus 5,000 minus 2,000. So we will get 24,000. So 24,000 yung kanyang goods available for sale. Ngayon, ilan lahat yung kanyang nabenta? Okay? Ang sabi dito, merong sales na 7,000. At merong sales return na 1,000. So, madaling salita, ang kanyang net sales naman, yung nabenta talaga niya, is 6,000. Ang kailangan natin yung natira. Basically, simple lang naman yung kanyang solution. Okay? We have to deduct, okay? Compute total goods available for sale. We have to deduct the net sales, okay? Kasi ang idea, ang pwede mo talagang ibenta, 24,000. Pero ang natira, ang nabenta nga, 6,000. Therefore, ilan ang matitira? Basically, that would be our ending inventory. Okay? 24,000 minus 6,000, so we will get 18,000. At yan yung magiging basis ng ating valuation, okay, ng ending inventory. And how do we do that? Simple lang po yun. Okay? So titingnan natin ngayon yung mga purchases date. So we have here January 1, yung beginning syempre pala, January 10, and January 30. Okay, ngayon, ang importante sa atin yung pabalik. Ano? Ang pinakang huling date ng purchases ay January 30. That would be 16,000. Pero alam naman natin na may isinauli na 2,000 coming from that purchases. How do we know? Kasi nga yung unit cost ay pareha sila. Okay? So ang ibig kong sabihin, totoo naman talagang natira to. That would be how many? Okay? 14,000. The fact na ito yung 18,000, kulang pa siya. Therefore, aakyat tayo dun sa kasunod na huling purchases. And that would be 5,000. So, ang ibig kong sabihin, di ba ito yung 14,000? 18,000 to, may 4,000 na lang nakulang. So, sa madaling salita, yung purchases ay, yung 4,000
na remaining inventory ay manggagaling sa purchases na 5,000. Okay, gawin na lang po natin. To compute for the ending inventory, using FIFO periodic. Ayan. So we have here the January. Okay. January 10 purchase. So we have here how many units? 4,000 times 250. And also we have here the January 30 purchased. Okay, at yun na nga yung sabi natin kanina, that would be 14,000 times the unit cost of 150. Okay, kasi pag tinotal mo yan, ang sagot nga ay 18,000. So how much is that? Okay, so we solve 4,000 times 250 would be 1 million. And 14,000, okay, sobra na. 14,000 times 150 would be 2,100,000. And then afterwards, we have to add. So we will get the ending inventory. Okay? Basically, that would be 3,100,000 pag in-add mo yung 1 million sa taas. Yan na po yung sagot natin sa ending inventory. Now, tinatanong din ang problem, how much is the cost of goods sold? Sabi dito, cost of goods sold. So therefore, ibigay natin yung sagot doon. Simple lang din naman ang ano niyan, ang konsepto niyan. Malamang kung ilan ang nabenta mo, yung net sales na units, doon din nakabase yung cost of goods sold. Kasi natural, may puhunan yan. Ngayon, dahil FIFO method, first in, first out, kung sino yung unang produkto, siya yung unang mabibenta. So, ibig sabihin, magsisimula ang lahat doon sa January 1 balance. Okay? So, January 1 balance, pag cost of goods sold naman. And that is how many units? 5,000. Okay? At ang isa noon ay 200. When we try to multiply, okay, by the way, dito pala siya galing, 5,000 times 200. So, therefore, that would be 1 million. Okay? So, again, that would be 1 million. So, given na po doon sa taas. Ngayon, alam natin na hindi lahat ay sapat para dun sa nabenta na 6,000. But rather, pupunta tayo dun sa kasunod kasi nga FIFO, January 10 purchase naman, okay, amounting to 1,000 units multiplied by its unit cost of 250. Okay? So we have to do that. 1,000 times 250 is 250,000. Kaya nga kung mapapansin natin kanina, okay? Ang total purchases sa January 10 is 5,000. Ngayon nung atin nang ina-account, 4,000 yung natira and then 1,000 yung nabenta na nga. Kaya nga kumbaga nahati siya. Yun lang January 30 purchase ang buo pa din. Okay, so ngayon balance na siya, 6,000 na yung total units, 6,000 din yung nabenta. We can now add it. Okay? So how much is the cost of goods sold? That would be 1,250,000. So I believe nasagot na po natin yung FIFO periodic. Now, we move on with FIFO perpetual. At nandirito yung kanyang stock card. Okay, so paano siya gawin? So una, we have to write the beginning balances. Okay, so January 1. Okay, so since that is beginning balance, hindi na natin siya ilalagay sa column ng purchase or sales. Diretso na kaagad tayo dito. There are 5,000 units at 200 cost per unit. So therefore, the total would be 1 million peso. Okay? And then after, ang sabi dito, there is a purchase, January 10. So you have to write January 10. Ang column na gagamitin ay sa purchase. Okay, there are 5,000 units. Okay? At 250. So total would be 1,250,000. By the way, ang FIFO method, hindi siya inihahalo, okay, yung previous balance dun sa current purchases. So ang ibig kong sabihin, as we present in the balance, kailangan guguhitan mo yung nauna pagtapos ka na. At kung merong kasunod na transaction, hindi nga siya inihahalo. So therefore, this will still be presented. So we write 5,000, 200, and 1 million coming from the beginning balance. And then afterwards, kung ano yung purchases mo, idudugsong mo lang siya. So we have here 5,000, 250, and
1,250,000. That's how it is. At dahil nga tapos na tayo, we have to put a line. Okay? Now, January 15, there is a sale. Ang sabi dito, 7,000 units ang naibenta natin. Ngayon, pagbebenta, uunahin nating ubusin yung kaunahan kasi nga FIFO method. So therefore, this 5,000 units, okay, at 200 unit cost, totaling 1 million will be sold. At dahil kulang pa siya, dahil 7,000 units yung ibinibenta, therefore, dadagdagan pa natin dito ng 2,000, okay? At kukunin na natin yung unit cost dun, which is 250, and then we will get the amount. So therefore, 2,000 times 250 would be 500,000. Okay? At pagkatapos nun, pupunta na tayo dito sa balance. The fact na ubos na yung 5,000 units, lahat ng matitira, manggagaling na dun sa pangalawa na 5,000 units. At nabenta rin yung 2,000 niya, therefore, ang matitira this time is 3,000 units. Still at 250 each. Okay? So therefore, 3,000 times 250 would be 750,000. Kasi nga, nabenta na natin yung kauna-unahang balance. And then after that, we have to put a rule. Okay? So we move on. Then there is a sales return of 1,000. So basically, ang presentation niyan dito pa din. By the way, that is January 16. Okay? Return of 1,000 will be presented as a deduction to sale. Kasi nga, sinauli. Now, what unit cost will be used? The fact na dalawa yung unit cost dito. Ang sagot, FIFO method nga. So kung nagsauli, yung kahuli-hulihan na ibinenta ang isauli. Okay? Ibig sabihin doon sa 250 ang gagaling. Para ang idea, ang hindi sinauli, yung kaunahang binili. Okay? That's how we do the cost flow. Therefore, again, we put here 250. And 1,000 times 250, naka-negative po yun, okay, would be 250,000. Ayan. Then, naka-negative yung sign ng total. Yung unit cost lang ang hindi. Okay. And then afterwards, dahil nga siya sinauli, malamang magiging siyang 4,000 units. And the unit cost would still be 250. Kasi nga, ang sabi natin, dun siya galing. Dun sa kaninang ibinenta. Okay? So therefore, this will be 250. And 4,000 times 250 would be 1 million now. So we write at the balance, 1 million. That's how we do it. Okay, and then we put a rule. Ituloy pa natin yung transaction. Ang sabi dito, there is a purchase of 16,000 units at 150. Okay, so we have to write. January 30, there is a purchase of 16,000 units, okay, at 150. So therefore, the total would be 2,400,000. At pagkatapos, dadalhin lang natin siya dun sa pinakang balance. Okay, basically, dahil may naunang balance, ililipat lang natin siya dun. So therefore, first, we have 4,000, 250, and 1 million. Then afterwards, ililipat nga natin yung bagong bili, 16,000 at 150. So therefore, 2,400,000. Hindi talaga siya naiihalo kasi nga FIFO method. Now let's move on, purchase return, okay? 2,000 units, malamang galing nga dun sa huli mong binili. 150 ang sabi dito. Amounting to 300,000. So basically, ang presentation ng return ay dito pa rin sa column ng purchases. Nga lang, sa halip naka-plus, naka-deduct naman siya. So deduct 2,000, ang unit cost ay 150 pa rin. So therefore, sinabi na din ang amount, 300,000. That would be a reduction also. Okay, pagdating sa balance, malamang ang sinauli nga ay itong kahulihan na units. Yung 4,000 units na nasa unahan will still be unaffected. Walang pakialam yun. Okay, so 4,000 times 250 is equal to 1 million. Ngayon itong 16,000, malamang sinauli yung 2,000. So therefore, solve po natin para makita ng lahat. 6,000 minus 2,000, that would be 14,000. And basically, the unit cost is 150. Therefore, 14,000 times 150, we will get 2,100,000. Okay, that's how it is. Okay, then we put a rule. Ngayon, nagkataon, anong mga tinatanong?
compute for the ending inventory using ano, this FIFO perpetual. Basically, meron tayong stock card at ito na nga yun. So, pag tinanong ang ending inventory, basically ito yun. Okay, so i-add natin siya. Kayang-kaya na pong manuhin yan. That would be 3,100,000. Kasi nga, nandun sa balance, meron ka namang stock card. Okay? So, anong tawag dyan? Ending inventory. Okay? 3,100,000. Ngayon, tinatanong kasi yung problem din, how much is the cost of goods sold? The fact na meron ka na ding column dito ng sales na hindi naman presented at selling price but rather at cost. Therefore, pag tinotal mo din yan, okay, that would be the cost of goods sold. So, ibig sabihin, we have to add, okay, 1 million plus 500,000 and then we deduct 250,000 kasi may sinauli. Okay, so therefore, 1,250,000 would be our cost of goods sold. Now, ang sabi doon sa ating theoretical discussion, ang FIFO perpetual at FIFO periodic ay parehas lang din naman yung nagiging sagot sa dulo. Okay? Ang tanong, parehas nga ba dito sa problem na sinolve natin? Ipakita po natin. So, nandito yung FIFO periodic. Okay? At basically, ang total ng ending inventory niya, okay, is 3,100,000. Parehas lang ba sila? And the answer is yes, 3,100,000. And same goes true sa cost of goods sold kanina, sa FIFO periodic, 1,250,000. Ngayon, gumawa tayo ng ano ng stock card, 1,250,000. Parehas din. So again and again, hindi po yan nagkataon. Yung FIFO periodic at FIFO perpetual ay parehas talaga yung nagiging final answer as we go along. Okay, magkaiba lang sila ng parang procedure, pero ang pupuntahan ay iisa. Okay, kasi nga, yung dulo pa rin inventory ang naiiwan. So sa tingin ko naman ay meron ka nang natutunan. So yun lamang at maraming salamat.